Mga Marites, ito na po kami, we're live! Back! We're back, at ito na po ako po ang inyong Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Maganon! Ang inyong Mega Marites, Mr. Fu. At ang inyong unbettable professor, Ambet Nabu. Sorry naman po kanina, dahil we're back! At simulan na po natin ang Selingon Chica. Unahin na po natin ating amigo, Sigurado, Chica of the Week, brought to you by... Amigo Sigurado! Dahil mahal ang nga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya kahit nasaan panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out niyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Yay! Bueno mga kamarites, sa ating Chica of the Week, ito po, Alden Cat Shippers, kinilig sa post birthday party. Alden, tinawag na pa-fall. Yes, marami pang ibang issue dyan, ha? Marami pang issue dyan. Kamuna, Mr. Fu. Correct. Yes. Oo, hindi kasi parang meron surprise birthday pa din para kay Katrina ng isang, basta meron nag-surprise. Mga glam team niya. Oo, so ayan. Tapos, syempre, andun sa presidential table, kung presidential table man yon kay Katrina, ay bigla na lang umapear. In fairness, naka-ready yung video. Umapear si Alden Richards na may dalang malaking bulaklak at meron siyang inaabot na parang paper bag na regalo. So, syempre, kinilig yung mga tao doon sa venue. Tapos, may mga shots pa sila na nakikita na yan. Ayan, na very touchy si Alden Richards kay Katrina Bernardo. Yung parang may mga himas-himas ng slide, ganyan. Tapos, top... Ikaw namang himas. Hindi, may gano'n. Hindi, may gano'n. May gano'n gano'n. May gano'n gano'n. May kiss. May kapaka pa. Oo. Yan. Tapos, sige. Ayan. Tapos meron siya, basta very, very touchy si Alden. So, okay naman, maraming kinilig, maraming natutuwa. Dahil alam naman natin, di ba, na maraming fans ang Alden at Katrina. Dahil blockbuster ang kanila naging pelikula at gusto nga ng mga fans na masundan. Yes. Pero, may mga ibang mga fans, lalo na sa Twitter na X ngayon, na sinasabi, nako Katrina, mag-ingat ka kay Alden dahil pa-fall lang yan. Yun ang tawag sa kanya. Na marami nag-agree doon sa mga posts sa Twitter. Kasi nga, ayan, baka daw baka lang promo o kaya naman baka hindi naman ituloy. Halimbawa kasi baka daw, poporma lang si Alden tapos hindi naman itutuloy kay Katrina. So, parang asama naman nung imahe ni Alden pag ganyan. Na parang pa-fold. Kasi parang nire-relate nila yung parang nangyari kay Main Mendoza. O kaya kay meron pa ba? Yung mga diba? Anek. Huwag na nating mentionin isa-isa, di ba? May mga ganun, di ba? Meron pa lang isa pa. Meron pa feeling nila nanliligaw na hindi naman daw pala. Parang ganun nung dating nung, hindi naman lahat kasi marami naman boto talaga sa Alden. Basta may ganun imahe si Alden. Pero merong ganun mga tao na sabi, naku, pa-fall lang si Alden. Ayan. Ako naman, dudugtong naman ako dyan. Sige, go. Kasi di ba, pumutok na, may pangalan na nga yan eh, Kathden. Yes. At nagba-viral ang kanilang tinatawag na couple black ring, ha? Yes. Identical daw yan. Pareho nilang suot. So ano daw ibig sabihin nito, mga kamarites? Ito ba'y pagpapakita na talagang may mangyayari ng samahan o project sa kanilang dalawa? Dahil eto na eh. Tapos, komportable si Katrina na nandiyan dyan si Alden. Si Alden, yun din naman na alam mo namang hindi ko lang alam kung sakay pang tawag na term sa ganon. Pero, sinasabi ng mga Kathniel o di umano ha Kathniel fans na syempre alam natin for the longest time nakasuporta dyan ganun nga daw ang drama na parang gusto lang ni Alden maka-ride on ganun. Parang ganun feeling ko hindi naman kasi sikat naman din si Alden maganda naman yung tambalan talaga nila nakikinig ako kasi susunod na siya napatunayan naman nila na meron naman din talaga silang napatunayan na sa pelikula or sa partnership nila. Yun. Kasi nga, nabalita rin na ikinakasa na yung movie nila, yung sequel ng Hello, Love, Goodbye. Na same director pa rin ang gagawa nun. Same production. Same production. Star cinema pa rin. At intended daw ito sa 2024. Five. Met
2024. Manila Festival. Okay. Yan lang naman ang kaya siguro. 2024 na ba? Oh, 24 yun. kaya matindi yung mga ship. Pag-iingay. Yun. Yes, ikaw naman. Dagdag ka. Meron daw siyang mga madilulong fans ang Alda. Oo, yan. Winarne nga si Catherine. Hindi, ako naman ito. Kanina sabi niyo, baka parang baka nakikiride lang si Alden. Sabi ng mga ladies yan, ha? Pero parang I beg to disagree. Kasi may mga nagsasabi, bakit daw nandiyan ulit si Alden sa surprise kay Kat? Eh, samantalang glam team ito ni Catherine ang nag-throw yata ng party. Baka part siya ng glam team. Hindi, eto naman. Sabi, hindi, eto ang tingin ko dyan. Unang-una, sabi nga, alam ka naman pumunta si Alden dyan nang walang invitasyon. Doon pala. Naman. So definitely, Alden was invited by the glam team or whatever. Oh, yan. So doon pa lang nasagot na siguro na hindi siya nag-gate cross, in short. Second, yung sa sequel ng Hello Love Goodbye, hindi naman katakataka kung sakaling meron. Mm-hmm. At hindi na rin naman nakakapagtaka kung may mga ganyang paandar na. Yes. Hindi tayo sabi nga ni June, I wasn't born yesterday. Yeah. Diba? So alam natin na yung mga ganyang kasama yan. Yeah, party yan. Oo, kung ano mang niluluto. Yan. And tingin ko naman, may mga niluluto na nga at sana nga maluto talaga dahil deserve naman talaga. Lalo dahil ang dami talaga nagre-request ng part 2 ng Hello Love Goodbye. Okay. So, kung sakali man na hindi lang to purely work, but I feel talaga, nagkaroon talaga na ng friendship sa pagitan nila. Oo. At saka si Alden naging malapit din, let's say, sa mga glam team or vice versa talaga. Ngayon, kung hindi man at kung merong more than that, o di happy. Correct. Dahil unang-una, pareho naman sila single. Parehong single. Correct. Pareho, at bukod doon, parehong accomplice. Iyon. Kami na natin. So diba? Ito ngayon, bago tayo call natin. Di pa. O di pa. Yung last, yun nga lang, may sumasabay dito. Nagki-trending ang Kat din. Actually, ilang araw na simula nung nangyari to, hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Correct. Pero nakikisabay pa rin ang may ilang sumabay. Sila daw ay mga Alda fans na nagkasabi at sinasabihan si Catherine, mag-isip-isip ka naman, Catherine. Unang-una, huwag kang pumatol sa may asawa na. Aray. Kadugtong yan nung sinasabi mong mga fall. Dahil si Alden daw ay kasal na kay Maine Mendoza at meron na silang tatlong junaki. Aray, grabe yung tatlong anak, ha? Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Maine, kung paano niya ipinanganak ang tatlong bagets na to o baby na to, na hindi naman siya na naging nawalay sa ating paningin. Sa ingsi ng panahon na yun, tatlo agad? Yes! Ang galing ni May na, nilumalaki ha. Malay mo naman kung triplet agad. Ay, paray! Charot! Yun na. Pero anyway, yun nga. I tried naman na isend kay Alden with matching love emoji. Pero? Yung ano na yan. Pero hindi nag... for the first time, hindi nag-react. Yeah. Ang tingin ko, dalawa yan. Ayaw na talagang patulan ni Alden kasi ilang beses na rin naman sila, pinaliwanag na nila ilang yan. Beses na sila nag-explain ni Maine na hindi po totoo, na hindi kami kasal, wala kaming anak. So siguro sabi niya, hayaan na, ay parang ano pa bang explanation. Then pangatlo o pang-apat, ako, alam mo, hindi ko alam, naiewan na talaga ako dito sa mga nagsasabing sila ay mga Alda fanatics. Kasi at the same time, naaawa na rin ako. Di ba? Nakakaawa medyo rin. Medyo delulo na talaga. Hindi sila medyo. Talaga. Diretsuwa na. Delulo na talaga ito. Ayan na. So siguro maganda rin na, alam ko naman na naging kaligayahan talaga nila si Alden. Actually, may mga kilala akong mga seniors pa na talagang hanggang ngayon pinapanood pa rin nila yung Aldab pala. Yung kahit yung mga luma na yun nasa YouTube na lang, parang happiness na nila to. Ayan. Pero sana lang wag pa rin nating hiwalay natin ang realidad at saka dun sa tapos na. Sa tapos na. Fantasya talaga. In a way, fantasy na nga. Pero tapos na yung fantasyang yun, kaya dapat mag-move on na. At ako'y may dudugtong uli dyan, kasi sabi niya, kung may sumasabay, meron din namang sumabay pa. Sino naman? Kasi nga itong si Carla Estrada, may paandar naman na congratulations na soon. Yun yung kay Daniel. Post. Para kay Daniel Padilla, nag-post siya na pinag-uusapan din na
sinabay dito sa pagta-trending laging ito na ano, na pagte-trending ito ng pagba-viral nitong Kath Den na ito na nagsimula nga, naniniwala na kayo dun sa ano, identical ring, sa couple ring. Sunod nila eh. Nino, ni Alden, tsaka ni Catherine. Pwede naman friend. Dahil dyan next week, bibigyan ko kayo. Eh baka naman uso ngayon yung ganong ring. Gulay black. Oo, baka uso ngayon. Minsan may ganon eh. Tsaka di ba mga magkakaibigan, minsan meron sila mga ganon. Tsaka tatupe. Hindi maganda. Masahin ko lang ito kay Zenro na help you watch the TikTok of one of the guests, Gideon Hermosa. Alden was personally invited by Kat. Yes, hindi siya basta umapir ng bigla. Hindi bigyan. Siya nag yes. Tama naman, napailawanag ni Kat. Alam ko, alam mga Marites. Sa totoong buhay, mahiyain si Alden. Correct. Sa ganyan. Correct. Hindi yan basta a-appear para magbigay ng bukay. Ayaw niya ng or, kasi invited siya, syempre naman, maganda na siya ng regalo. Yun na. Basta, paghandaan nyo po yan dahil sigurado, sabi nga ni Dean, kung magiging entry yan sa 2024 MMFF, aabangan natin actually, yan. Actually, sinasabi na nga, na diba, although pareho kong mga mahal to, ang Rewind ay alam nating pinaka, sa ngayon, highest, grossing, highest local. Grossing local film. Yes. So, sinasabi nila na kapag nagka-parto ang HLG, ito ang pwedeng mag-beat. Sa record ng Rewind. Naka-pressure yun, of course, that's remain to be seen pa rin. Mm-hmm. Diba? Yan. Yun na. O, ang gana man. Okay, sundan natin mga balita naman kay Anjo. Sanjo Marudo, na-pressure daw, kaya pinakasalan ni Rhea Taide. Maraming salamat muna tayo dun sa ating Chika of the Week. Yeah! Oo, yun. Amigo sigurado, thank you for the Chika of the Week. Yung po ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yun na! Okay, game! Oh, eto na nga, kumakalat din itong issue kasi nga, eto na. Ito na agad. Kulang pa ba ang mga pabao namin, chika, para sa inyo? Pues, we got you. Simula ngayon. Pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-Marites? Avail na kayo. Eto na tayo yung Sanju mo kasi kumalat yung kasi chika. Kasi umantay ka dun sa ano, amigo si Kamil. Tayo doon. Tama. Para makabawi naman tayo. Bawi. Again, magsusorry tayo sa mga nag-intay sa amin po kanina. We love you, Marites. At nagkapasalamat po kami sa nakatutok pa rin. Kahit naghihintay kayo ng halos 30 minutes yan. Yes. Share na po yung live natin para alam naman nila na tayo po ay umi-ere na ngayon. Ay, live na lang. Oh, eto na nga ang chika kasi nga diba nabalita na hindi pa naman umaamin pero kalat na tatlong buwan na nga nagdadalang tawi itong si Rhea at Taide sabi sa mga chika. And parang may mga kwento rin na nang gaganap kasi may shooting, may mga nakausap ako na ginagawang pelikula itong si Zanjo at saka si Daniel. May kumakalat doon na chika na parang na-pressure lang daw di umano si Zanjo para pakasalan na itong si ano kasi nga nasa interesting stage na siya. Eh wala naman ako nakikitang mali doon kung sakasakali man. Pero yung pressure, hindi ko nararamdaman bilang kilala na po natin si Zanjo na ever since naman na maging sila ni Rhea, pinagmalaki naman talaga niya at inamin niya na girlfriend niya ito, correct, parang wife material, etc. etc. Yun nga lang, kung totoong buntis o hindi, wala naman masang kung nakikita kasi kasal na sila. Naku, nung pa natin sinasabi yan, buntis o kasi nga naman, sa tagal wala naman ang issue. Diba? Dito, nga sa tagal na nabalitang buntis siya, baka by this time dapat ang anak na siya. 3 months pa lang daw kasi. Hindi, pero ang tagal na ng balitang buntis, di ba? Oo. Hindi kasi, di ba may tinatawag na parang ano eh, risky pa yung pulse hindi ba pwedeng tricep. Usually, ayaw muna yung i-open. Ang out. Kasi may mga tendency minsan na pag ina-out na nila, minsan ikakaroon ng miscarriage or something na wag naman. So, let's wait another month. Baka naman. Announce na. Basta maging masaya na lamang tayo. Tama. Kung buntis. Oo, at saka, hello, magandang lahi. Matangkad pareho. Correct. Future saka, beauty queen yan. Pero sa, alam mo, naiisip ko pa rin yung sinabi ng kapatid ni Rhea, si Gela, na, diba, dininay niya na buntis ate niya eh. Dahil daw, ano nga, parang may PCOS pa nga yata si Rhea. Siyempre hindi ko ma-explain mabuti. Pero yung PCOS kasi, parang minsan meron kang tendency na baka manihirapan ka rin magbuntis agad. Sa mga babae lang na kaso yan?
Yeah, ang alam ko, ha? Yeah. Baka mamaya, meron pala sa lalaki. Hindi ko alam, hindi ko alam. Oh, anyway. Dahil dyan, ito muna. Si Momo, salamat naman dahil new Dean's Lister. Wow! Yes! Thank you, Momo! Momo! Thank you naman. Uy, may pasalamatan tayo. Ayun nga! Naku, dahil dyan, kailangan lang namin magpasalamat dito sa ating kaibigan na si Miss Belle at sa Constantino family ng Tolitz Peri Peri Pasig Branch. Ayan, nagpadala siya ng Tolitz Peri Peri sa atin. Chicken, napakasarap. Ang sarap at tuntua din yung staff. Thank you very Natikman much. Natikman namin lahat po, masarap. Thank you. Miss Belle, Constantino family. Chicken skin nacho. Oo, gusto ko yung chicken skin. Tolitz Peri Peri Pasig Branch. Okay, salamat. Thank you. Thank you, thank you bro. Dapat na pasalamatan natin. Pag-uulay kanina, pwede naman diba? Natin sa uulitin. Oo, sa uulitin. Hindi naman kami tatanggi. Charo. Si Apple Damian, pasalamatan natin. Kasi kanina nagpakulay na siya ng 9.99. Thank you, Apple Damian. Okay, Kamarites, sunod natin balita tungkol kay Dominic Roque liking Bea Alonso's IG post. Page D. Ayun nga. So, nakikita, ayan, nakikita na nagla-like pa rin talaga si Dominic sa mga post o sa post ni Bea Alonso. Of course, kung mapapansin ninyo, simula nung nag-announce sila na break na nga sila, 'di ba? Parang common na 'to eh. Kapag nag-break ang mga couples, nag-a-unfollowhan. Pero silang dalawa, hindi sila nag-unfollow. Pagkatapos, 'di ba nga malakas at maingay ang balita na nagkabalikan. Correct. Although mukhang kasinasabi na kaya daw hindi pa rin makapag-out at masabing hiwalay na, may sinasabing ang kesyo ang mami daw ni si Mami Mary Ann ni Bea ay against daw dun sa relasyon. Pagbabalikan o sa relasyon. Siyempre, yan ay mga haka-haka, mga nirinig natin hanggat hindi yan, hindi nagkakalita ang both camp, di ba? So, ngayon, sa pag-like ni Dominic, parang sinabi na mukhang okay pa rin talaga sila. True. Talagang kung hindi man nagkabalikan, talaga, may communication, mukhang kumbaga, sa part ni Dominic, hindi siya... Hindi pa rin naman, hindi din naman nag-unfollow si Bea kay Dominic. Tsaka ang galing ng mga netizen na makita na nag-like si Dominic. Ay, napakagaling. Napakabilis talaga. Ini-screen nila yan. Diba? Yun ngang nag... Ano yun? Nag-unfollow, nakikita eh. Hindi mo makikita yun kung hindi ka pupunta dun sa followers. Yes. Para malaman mo kung follower pa rin siya. Kasi ito, isa-isahin pa nila yan. Charot! Imagine mo ha, ang likers 193,195. Tapos nalaman nila na nag-like si Dominic. Ay, siguro may technology na para dyan siguro hanapin. Kasi pagka common friends kayo, lalabas din naman sa'yo, makikita mo doon kung sino yung nag-like. Bawa, pina-follow mo rin si Dominic, lalabas din doon. Pag tinignan mo yung account ni Bea, lalabas din doon. Dominic Roque, like this. Pero may chika pa nga na since parang nagpapakramdaman itong dalawa, may mga chismis nga na natutulog nitong si Dominic sa bahay ni Bea. Kaya si Bea pinararatangan tuloy na maeklay. Eklayera daw ng tao. May mga ganong chika. Kasi hindi naman nila pa inaamin. Dahil kumbaga deserve. May singit ko lang ito. Ito totoo. Kasi diba nung pumutok yung issue at nalink itong si Dominic doon sa may yung gasolinahan, sinakyan nitong gasoline na loka rin ako kasi dati napakasimple lang nung kanilang ad. Ay, nakita ko yan. Tapos yung nakalagay na akin to. Yeah. Yung napakalaking bold letter sa gano'n makikita mo. Ikaw ang nadadanan yun eh. Oo. Akin to. Okay, pero mapapaisip ka. Ano ba ibig sabihin ng akin to? Yun na nga kasi diba nung kasagsagan ng issue. Ininanay ni Dominic na kanya yon. Diba? Sinasabi na kasi diba para binigyan siya ng... Pero itinanggi niya yan. Pero may mga chika na totoo raw. Ito na nga yung chismis kaya ako nanloloka. Kasi yung hindi kasi nakakatawa lang kasi kahit yung kumpanya na yon sumakay dun sa issue kasi nung dinadaanan natin yon hindi naman ganoon ang mga nakasulat eh iba naman eh although talagang pino-promote endorser doon si si Dominic ngayon na ang laki-laki talaga akin to marketing strategy na rin sila yes. Pero ang tanong ko nakakaloka ano ibig sabihin ng akin to double meaning nga yan Ross kasi pwedeng itinanggi ni Dominic na kanya na meron siyang brand. So, tapos bigla may alabas na akin to. Tapos andun yung picture ni Dominic. So, mas safe to say na sabi namin na, ano ba, akin to, kanya ba to? O akin tong endorsement na ko? Akin tong whatsoever. Hindi, malulusot niya yan. Akin tong endorsement. Akin tong endorsement. Doon lang ako natawa kasi parang siya ko, ano ba to? At malaki ha? At laki.
Sobrang laki. Dalawang salitang. Check mo akin sa po. Ni di ba meron? Meron. Ako sa may white. Yung kambang gasolina ron. Di ba? So napuna din natin yan. Parang sa white plane. So ibig sabihin, hindi lang sa isang branch. Sa white plane ko nakita. Ako sa Marcos Highway at saka dito sa may papunta dito sa Pasig. Check out sa Bonnie. Naku, hayaan nyo na. O at least, nakinabang clean ayo whatever na oil company na yan. Ay, dahil dyan sa oil company na yan, baka naman. Di ba kay pwede na sabihin, Songtay? Kami naman, amin to. Ay, wait lang, nabasa ko lang ngayon. Ewan ko, ano ba to? Carmi. Carmi, nag-joke ka ba totoo to? Kasi hindi namin napapanusin. Na? May nakalagay po na hindi, quote and unquote, akin to, nasa left side, sa taas ng ulo ni Dom, ang word na hindi. Ay, hindi namin napansin. Ay, hindi napansin. Naguhumindig. Naguhumiyaw yung salitang akin to. Fairness, hindi ko napansin. Ako rin, hindi ko napansin. Na may hindi. Eh, kasi baka naman napaka-liit. Napaka-liit. Kumbaga, iyan ang klase ng ano marketing strategy na ano. Nagpapapansin talaga na ano. Dadala ko ng White Plains bukas, i-check ko. Ako pag uwi ko ngayon dun sa amin, sa Marcos Highway, titingnan ko rin. Kung may hindi niya. Ako alis muna ako pumuntang. Bakit ba tayo maghihintay ng bukas at mamaya? Ano ba? Gawin ngayon? Okay na? Next! Ang ganda-ganda pa naman ang outfit ni Dean ngayon. Pang-winter. Init-init ako ngayon. Kasi alam ko. Sara Labati, pumuyok na sa guy na nakasama sa Peak sa Hong Kong. Paano yung manok? Oh, pumiyok. Diba? Salita na. Diba? Ayan. Nabasa ko yan. Go. Diba? Tsaka nagsalita siya na sabi niya, you can speculate but I'm single. Yun ang kami niya pang didiin. No? Single daw siya. Tapos friend lang niya yan. Tapos gusto lang daw makita yung isang lugar doon. Kung anong lugar yun sa Hong Kong. Hindi ko na memorize yung Hong Kong. Hong Kong Peak. Hong Kong Peak. Tama sabi ko na friends lang. Sabi din ni Sara, madagdag ko lang yan. Sabi niya, right now, I'm meeting a lot of friends. So, bahala na kayo if magpuput kayo ng malis siguro. Ganun. Yun lang. Okay. Basta maraming afam na friends yan. Pero nakakaloka din, di ba, nung declaran niyang I'm single. Kaya marami ding nag-react. Kasi, paano hello, single eh? Paano ka naging single? Yes, di ba? Hindi pa kayo anal. Di pa naman kayo legally separated or what. Or baka naman ang ibig sabihin, again, double meaning, baka pwedeng sabihin niyang single siya dahil wala siyang partner ngayon. Wait lang, napaisip ako. Kasi di ba si Carla, si Max. Carla! Abeliana. Max, okay. Colin. Hindi ba hindi rin sila nag-file ng annulment dito? Pero, divorced na sila. Because sa US nila. Ngayon, is that law applied din kaya dito kay Sara, who is a German citizen, citizen or national. Pero dito sila nagpakasal sila Dito Philippines. Din nagpakasal si Tom. Dito din nagpakasal si Max. Pero divorce sila. Okay. Pero divorce sila. Okay. Pero nag-file sila siguro di ng divorce. Hindi mo ma-recognize si Tim. Nag-file si Carla. Actually, tinanong ko si Max kung nag-file siya. Parang, baka... Hindi mo si ma-recognize sa abroad yan, hindi mo ma-recognize ang kanilang divorce dito. Pero ang kanilang nila ganito. Because of the nationality? Hindi. Parang, Hindi recognize ang divorce kasi rito. Hindi recognize dito. So kung titingnan mo, halimbawa, gusto magpakasal ni... Sara. Ni Sara. Kung totoo nga, applied din sa kanila yung ganong ano... Pwede naman siguro, like si Richard, pero dapat walang magko-contest sa kanila. Parang na yun. Kasi pwede silang mag-contest. Parang annulment pag yan. Pag nangyari yun, pwedeng makulong. Pwede maikasuhan. Pero kaya dapat, para sa akin ha, kay Carla Kalamak, mas maganda pa rin talaga na mag-apply sila for annulment. Divorce or annulment. Kasi, ala tayong divorce annulment lang. Para talagang, totoo, legal. Hiwalay na kayo. Wala na. Pwede tayo maging legal show. Pwede naman. Ay, antara. Pero pag baka wedding na ganyan, pwede ako maging legal. Yeah. Attorney Rose pero, ka na, hindi ka na PhD. Pero nga ngayon, yung mga nagsasabing single siya, maraming nagbastuloy sa kanya. Ito totoo naman. Kasi hindi ka pa single, te. Never pa. Okay. Separated ka pala. Sorry, sorry na daw. Not legally separated. Yan. Ito naman, speaking of that naman, sa the other side, di ba? Barbie Imperial, bagong jeep nga ba ni Richard Gutierrez? Naku, ito na. Kasi nung Holy Week, meron nga po si Richard Gutierrez ng parang drone ng mga Nugan. Ganyan, sa beach. Nugan? Hindi naman Nugan yan. Hindi yan yung photo. Ayan!
Oo nga. Hindi, actually, yan. Nakita mo, menu gun. Tapos, Gods biglang, in Glory. Siya, kanila yan eh. Yeah. Yung Gods in Glory, so, Gutierrez. So, nagbabakasyon ng mga Gutierrez dyan. Hindi ko alam kung sino kasama niya. Tapos, bigla may post din ito si Barbie na new gun din. Oh, 1+1 na naman. Oo, nag 1+1 na naman ng mga netizens. Tapos, ito na. Pinaratangan nila si Rufa Gutierrez na may pa-soft launch na parang eto na raw si Barbie ang girlfriend kasi nagko-comment daw itong si Rufa sa mga post ni Barbie. Ang huli niyang comment was parang ang fresh, ganyan. So parang na-connect nila, bakit close ba si Barbie kay kapatid Rufa? Nilalagyan pa ng kwento. Siguro, boto si Rufa kay Barbie bilang bagong nyowa ni Richard. Aray ko. Na nakitaan ng parehong picture na may mga nyogan. So, nyogan kong nyoga. Yan ngayon ang kanila. Saka nyogan ba sila nakatira? Ang kanyogan ay sa Pasig. Pasig. So, diyan taga yung aking Y and X. Ay, alam mo naman, di ba mga netizen, ang galing nila connect, tsaka mag-puzzle ng mga parang layo naman nung itsura. Actually, parang malayo. Pero, ewan ko, bakit nila naisip yun? Tapos, binigyan nga nila ng kulay yung pag-comment ni Rufa doon kay Barbie na parang kung si Ann Curtis siguro ang nag-post at nag-comment si Rufa, walang issue kasi friends sila. Pero parang Barbie and Rufa, saan daw ang connection? Pero alam mo, totoo din naman yun. Yung bigla na lang parang, oy, close sila. Mapapaisip ka talaga doon. So parang may pa-soft launch ang sabi. Agree ako dyan. Baka naman totoong close na sila. Baka dahil nga raw kay Richard. Oh. Baka naman dahil din sa iba. Basta kung si Barbie nga at si Richard, malalaman din yan. Lalabas at lalabas yan. Dahil dyan. Sa 2025. At dahil dyan, what eto. What can you say? Wala pa? Ay, di ba ba? Di ba? Okay na. Dalawa pa. Drink your own coconut. Okay na. Parang gusto ko tuloy ng buko juice. Coconut is good for your health. Namimiss ko yan. Galo na mainit ang panahon, masarap ang buko juice. BJ's. Huwag lang nabibilad. Huwag lang BJ, buko juice ha. Buko juice na. Buko juice na. Ano ba yan? Ay, BJ naman din, buko juice. BJ, buko juice. Ay, that's another story. Tumatawa si Sean. Go. Ito talaga. Ito my entrata, nakiusap na to be kind to her Canadian ex-BF. To be kind. To be kind nga, di ba? Di ba nung nag-iwalay na, di ba? Nung Holy Week. Nung Holy Week kasi, nagpabinyag itong si Maymay bilang isang Christian na siya. So may mga admission siya doon sa post niya na muli na naman daw siyang parang nadapa, nagkamali, blah, 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 and so on and so forth. Na again, ang mga netizen na naman mabilis mag 1+1+1. Kasi may sinasabi nga siyang I took a wrong path again in 2021. This was the time na talagang jowa niya itong Canadian citizen na ito na ngayon pala ay break na sila. So may mga nagbash, may mga dito kay Aaron. Nag-1+1 pala naman. Na si Aaron daw yung sigurong dahilan kung bakit. Siya yung wrong path. Yes, et cetera, et cetera. Kaya nasumagot naman itong, nakiusap actually, si Maymay sa mga nagbabash. Sabi, wag nyo, be kind to my ex. Sabi, kasi hindi naman yun ang reason kung bakit sinasabi niyang nagkaroon siya ng wrong path in 2021 again. Kasi ibig sabihin, again, in the past, meron din siyang wrong path na dinaanan. But now, inaayos niya ng buhay niya at nakilala na daw niya ang kanyang, nakita niya ng kanyang spiritual being bilang Christian. Congratulations naman. Gusto kong dagdagan niya. Remember nung nag-guest siya sa atin, di ba? Na-mention na yun ni Maymay na there was really a time na in a way na depressed siya or na-down siya. Di ba? May ganun siyang sinasabi. So I think it was 2021 pa. So posibleng yung kinukwento niya na yon, hindi naman niya syempre inelaborate na kung ano yon. At kung sino yon. At kung sino yon o kung ano yung nangyari doon. Baka naman, yun pa rin yun. Oo, yung yes. Naikwento sa inyo, yun din yung itinutukoy niya rito. Yes. Ngayon, ang pinaka-curious talaga ako, ano nangyari sa kanila ni Aaron. Yeah. Kasi parang super in love silang dalawa saka si Maymay parang super in love dito Yeah, at saka super supportive kasi pumupunta sa Canada si Maymay. Tapos yung si Aaron pumupunta dun sa Italy para supportahan dun sa mga ginagawa niya. Tapos bigla na lang, wala. Oo, may chika pa nga, diba? Para nag-aral pa ng short course itong si Maymay sa Canada. Parang ganyan. Tapos may mga... hindi natin alam kung ano ba yung mga wrong path na yan. Some good things. Ang never importante, sabi niya, she is a Christian now. Okay. I'm a favorite. What? Lisses. Wow!
Hindi mo, pasalamatan natin yung mga... Alam mo. Gusto mo pasalamatan kasi nagkaroon tayo ng technical difficulty kanina, tapos alam ko medyo bumitaw kayo, pero as of now, meron tayong 1,000 live viewers. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Pero bago ka mag-resist, minilaktawang kang item. Ano itong Gerald Anderson, Binisita? May galit ka ba? Oo. Yan o, binisita si Julia Barreto sa Japan. Ay, oh, may hindi lang yan. May PhD. Isa nyo na, binisita, tapos na. Eto wala, nakalimutan ko. Kailangan kompleto kayo mga Marites. Yes, diba? Bago mag-recess. Gerald Anderson, binisita si Julia Barreto sa Japan habang nagsishooting ng movie with Carlo Aquino. PhD yan. Oh, yan, yan. Right, kung nga, may hindi lang diba? Yan. Para lang maitawid natin, iniisip ko meron ka bang ano, nang gagalingan dyan. Anyway, alam naman natin ngayon, actually, Holy Week yan. Nasa Japan si Julia Barreto kasama si Carlo Aquino. At nagsushooting nga sila ng ikalawang movie nila together. Diba? Anong title ito? Alam mo, hindi ko matanda. Okay. Kaya ano yan kay Jason Paul Laksamana ba? Yata. Kasi baka, yung una niya. Viva din yan yata. Oo, yung una niya yung sa Olonga po naman, ang mga eksena o Angeles yata. Yun. So ngayon sa Japan na, diba? Ni level up. Wow. Tapos, ang nakakatuwa lang, kahit na, di ba usually pagkaganyan, na nag-shooting out of the country, meron kang ka-love team. Well, you know, di ko masabing ka-love team, or let's say, leading lady. At ano, basically, yung talagang real ay hindi mo makikita doon. Pero parang ano yan eh, parang silent rule. Silent rule. Pero SOP na rin yan sa mga lalaki man o babae. Yung iba kasi naiilang, yung leading yung man kapag andun yung jowa. So nakakatuwa lang na this time, parang ay, carry lang. Kasi unang-una si Carlo, alam naman natin, meron naman talagang Charlie Dizon. Mm. Then si Julia, alam naman natin na it's really Gerald. So siguro, ayun, dinaload pa rin ni Gerald si Julia habang nasa Japan. Pero alam mo, may gusto akong pelikula ni Gerald tsaka ni Julia na Japan. Mm. Sa Japan ginawa si Jason Paul Laksamana. Naku, I'm so sorry, nakalimutan ko lang yung title, pero maganda yung pelikula. Doon nga yata nagsimula. Baka doon ata nagsimula yung ano nga nila. Baka may mga gusto silang bisitahin. Baka may mga gusto silang balikan ng mga lugar na pag may mga break sila. Between maybes. Yung OFW. Oo nga, sige na, resist na. Grabe. Nakakayaan naman yung mga ayaw na nang bigyan ng chance si Gerald. Hindi, Carlo Aquino yung leading man niya. Hindi, si Gerald dun sa between maybes. Sa kasama si Julia. Kasi luma na yan. Luma na yan. Bago si Carlo at si Julia. Ano, John? Di ba ka nakaka... Ayan, dami nagpapakulay, sabi ni Gracian. Ayan, si Cold Mountain, $4.99. Maraming salamat sa pakulay, pati na rin si Charles Blossom, $299. Simulan ko lang kay Asay Mardo. Ayun, tapos listen up. Salamat Serious Amateur. Okay na yung audio namin. At Susan Benaventura na naghintay. Kasi Isa Mardo watching from Barcelona. Okay na. Ay, ganun lang. Di ba may paboto tayo? May pa-poll? Ayaw, may pa-poll tayo. Parang hindi natin nabanggit. Mamaya pa yung result. Pero hindi natin nabanggit. Binanggit eh. Oo, pero binabanggitin mo na dapat kanina. Correct. Ano nga ba yung pa-poll natin? Yung tungkol dun sa pabor ba kayo na mag sa tambalan uli ng cath den. Tama ba ako? Yes. Oo. Yun. May resulta agad, di pa natin in-announce. Pero may mga bumoboto na kasi nakikita nila dun sa ano. Okay. Ay, ako, hindi ko makita. Basta ako, babatiin ko na to. Sila Georgette De Lucientos, Judith De Lucientos, Jennifer De Lucientos. De Lucientos family ito. Habaradas, Juvie De Lucientos Vergara, si Angie Evangelista, at ang brother niyang si Gian Piolo Evangelista, isang professor dati dyan, na radiology professor sa ano, COR? Yeso. Sa College Indigo City. Sa Davao ito, no? Yun. Ayan. Ikaw naman. Ano? Sabi ni Boyty Do Siblings, tama ba balik loob sa cardigan si Mr. Fu? Hindi siya actually, may cardigan. Maganda. Pagka, It's so gay. It's so gay. Sabi ni Sir Patrick, hindi daw. Sabi ko, namin niya, nice, ano, top. Sabi ko, it's so gay. No, sabi niya. Sabi ni Jose Gumban, present ako ka Marites. Wak. Pero hindi kayo negat below the belt. Wak. Can you i-release na single ni Mimes? Yes.
mature si... Na para kay... Hindi ko alam. Pero alam mo, obvious naman. Oo. Yun, sino pa si Angelina, Angelina na sana watching here from Colorado? Ayan. Ayan. From Batangas, si Michelle Bellarmino. Hello. Cherries Blossom, ano yan? Cherries B. Blossom. Blossom. Cherries Blossom. Ano ba? Gracie, ano ba? Ano yun si Gracie? Ito, Jenna Limbi, watching from Israel. Shalom. Oh. Ayan. From UK, si Lorna Magat. Si Honey Laborte, watching from Cebu. Love this university. Cool lang, hindi yes. mabigat panoorin. Thank you. Oh. Mm. Ito si Michael Laureta, good morning po. Greetings from Linwood, Washington, USA. Pakibati po ang tita ko sa Luna La Union. Happy 89th birthday to Auntie Teddy. Si Sherry Tosaki. Mm-hmm. Konbanwa mga kamalite. Japan. Watching from Japan. Ito naman si Pearl Di Olmo, watching from Bangkok. While on a holiday, I just tried to watching it dahil kay Mr. Fu and I got hooked up na talaga at nag-subscribe na ako. Thank you. Parang gusto kong ma-hook. Sabihin ko lang yung resulta ng ating poll. Yung pabor dun sa Catherine and Alden, 77%. 22% naman ang hindi pabor. So, ibig sabihin... Tapos na. Tapos na. So, meaning, panalo at marami ang may gusto na. Overwhelming, 77. Ang dami ng 77%. Ako, gusto ko silang gawin uli yung sequel. Oo, in fairness naman. Kasi may napatunayan naman yung movie. Kung mailove sila sa isa't isa, ay, why na? Anong masama, di ba? Wala namang masama. Agree. Eh, yun ay kung maiinlove na. Kaya, ganun yun. Reaction ni Michi Thelma, nakakasawa na balita kay Bea, arte-arte. Ay, grabe. Grabe naman. From Yokohama. Mama, si Lynn Maseo. Hello. Lorna Magat, tayo po watching from UK. Tuloy na. Game. Ito. Ay, ang bait. Trending si Tom Rodriguez. Kumanta ng TikTok. Kumanta sa TikTok. Inokray ng netizens. Boses Mickey Mouse daw. Alam mo, boses ni Mickey Mouse. Hindi pa si Mickey Mouse pag pumunta ng Disneyland. Hindi mo nagsalita siya doon. Hindi, ito ah. Una-una, si Tom Rodriguez, umaawit talaga yan. Singer talaga yan. Binubok ko dati yan eh. Binubok mo? Nang pagkanta. Okay. Oh, eto na. May mga ano yan na, may mga awitin yan na pinapatugtog. Natatandaan ko nung DJ ako, may mga kanta yan na may gusto pang ako isang kanta niya, yung Ikaw Something Something. But correct. Anyway, ay eto na. Meron siyang in-upload sa TikTok na kumanta siya ng Versace on the Floor. Na napakataas at kanta ito ni Bruno Mars, ha? Super taas to the point na parang... Nag-falseto siya. Oo. Na to the point na parang medyo hindi na nga nagustuhan ng mga netizens. Tapos naging common reaction nila... para daw sila nakikinig kay Mickey Mouse. Kasi masyadong matinis na. So siguro dapat si Tom, pipili na lang siya nung kanta na mabagay sa boses. Correct. Kasi habang nasa US yan, ay rumarakat siya ng bonggang-bongga. Sing siya sa kakong. Kaya siguro, challenge niya yung sarili niya bilang mataas yung awitin na yan. At kaya niya mag-falseto, kaya niya itaas. Kaso parang yun nga lang, hindi nagustuhan ng mga netizens yung pagkaka-awit. Dahil nga naging Mickey Mouse. Yung iba nakakatawa pa yung mga comment, ang ha-harsh. On the other hand naman, ako natutuwa ako sa ginawa niyang yan. Kasi diba, medyo matagal siyang nawala. Tapos bumalik siya kailan lang. Ayun, napag-uusapan siya. Parang tatlong araw na siyang trending. And speaking, may bago siyang movie, kahit hindi tayo natawag dito, ay i-report na rin natin na may movie na siya with Rian Ramos and JC De Vera. Anong title? Diba? Mickey Mouse. Hindi naman. Ang pala hindi siya kakanta doon. Alamin na lang nila kung anong title. Pero ang latest na napanood ko kanina, sumagot na siya dyan, nagsalita siya. Ah, okay. In-address niya na, nasabi niya, sobra na kayo sa akin na hindi na daw niya uulitin. Napanood ko yun. Hi, Diego De Quino, ano to? Pambihira humirit sa diskusyon, PhD Rose Garcia. Ay, merong sabi rito, kamukha mo si Katya Santos. Ang dami mong kamukha. Gold star na ba? Rose Garcia. At saka puro mga sexy. Di ba Sabrina M ba yung isa dati? Ah, meron ba? Sino kami tatlo? Ah, talaga? Di ba nung kami Sabrina M, Katya Santos. Basta ang alam ko yung taga... Kasi mga ex pa nung mga kumakano yun. UST at saka taga Lyceum. Wagi sa akin lahat yun. Lahat na lang. Kaya alam mo, minsan iniisip ko, hindi talaga ako matandaan na ibang ini-interview ko. Kasi nga paiba-iba na mukha. Pag nag-interview kami ulit, parang walang recall. Ay, ang taray. Ay, dapat lagi ka nagpapamakeup kay Don. Eh, wala ka.
Malalaman ko yan sa Sabado kung natanda na ko netong mag-asawa na to. Ayan na. Babati naman po ay si Bunsoy No More, ang ating Dean's Lister. Hello, Bunsoy No More! Hello! Yeah. Okay. O in fairness naman, kahit nagkaroon tayo ng problema kanina, may 1,100 live viewers na. Thank you. At libo-libo, ikaw. Yeah. Ay, totoo naman. Na-pressure nga ako eh, kasi lagi ako nagpo-post sa may libo-libo viewers. Baka mamaya. Baka mamaya wala. Totoo naman. Yeah. Diba? Oh. Ngayon, may technical reliable difficulty. Ka naman. Oh, diba? Yes. Oh, pero yung isulat ngayon, kahit may technical difficulty. Yes. Libo-libo at pa rin. 30 minutes late. Ako makikiusap naman ako dun sa mga nanggagaya din at mga pumipick up ng mga istorya sa atin. Kung hindi nyo kami kayang i-acknowledge, ayusin nyo na lang yung katotohanan ng mga report. Tama! Okay ka na, Rose! Of course! Okay na okay! Oh, nakitawid ni Amber! Ito para sa fans na ni Bel Mariana, ito. Oh. May pilit na sinisiraan si ano? Bel Mariana sa SockMed. Di umano'y ayaw ng mga staff ng Can't Buy Me Love's Out. Actress, PhD. Nakita ko to sa TikTok. Oh. So parang merong netizen. Tapos at siyempre binasa ko yung mga comment. Parang knows ng mga ibang fans ni Belle kung sino yon. Kasi may binanggit silang pangalan na hindi ko nababanggitin. Okay. Na-staff ha? Staff? Hindi. I think, hindi ko sure. Or, may pangalan pero staff ang pangalan ng staff? Hindi. Ano din, fans na nang sinisiraan si Belle. Okay. Well, anyway. Kaya sabi niya, ayan, kesyo may kwento siya na kesyo imbyerna raw, yung mga stop ng Can't Buy Me Love. Hindi daw nagagandahan at nagagalingan kay Belle. Mas bet daw talaga nila si Donnie kasi generous at syempre, guwapo kaya bet nila. Naiirita ang mga staff lagi sa kaartihan daw ni Belle. Mapapansin niyo yan sa mga off-cam, iniirapan nila lagi si Belle. Mga umaasikaso kay Donnie, dead ma lang sila kay Belle and hindi rin sila naka-follow sa IG raw ni Belle. Ayan na. Pero nabasa ko rin pati yung mga comment, talagang may isa daw nag-comment na natawa ako. Sabi, parang namali ka ng account na pinap ng social media. Dapat sa Wattpad ka kasi doon libreng gumawa ng kwento. So, ibig naman, sabihin, inimbento lang yung kwento. Yun ang sabi syempre ng mga halos karamihan naman. Ako naman naniniwala naman ako na parang hindi naman totoo. Yes. Kasi parang mabait naman si Belle. Uy, nakita natin yan. Patunayan natin yan. Siyempre tayo. Na-interview natin. Pero during the sa production, kasi may mga nakikita akong mga behind the scene. Mm-hmm. Isang doon, makakakuha ka eh. Kung observant ka. Yes. At saka kung tinututukan mo. Correct. Kung malita ba to or what. Dahil halos mag-isang taon na yata ang Can't Buy Me Love. So siguro kung hindi to okay, yung bida, imposibleng hindi lalabas talaga. Correct. Diba? Imposibleng hindi natin mabablind item. Correct. Ako may segue ako dyan kasi kila ko ng mga na ibang production yun, lalo na ang isa sa mga director dyan na si Direk Cathy Garcia Sampana, no? Mga baby niya to eh. So, inaalagaan niya hindi lang yung hinhusay sa pagganak, kung paano itackle ng role, kundi ultimong pati doon sa personal nilang mga, kung paano makipag-interact sa mga sa social media, mga tagahanga nila. Mm-hmm. And bilang nakilala at nakakasama natin yan si Belle, nakita naman natin kung gaano ka-humble yung bata. So, parang tama ka, Rose. Naniniwala ko, gawa-gawa lang yan. At maraming naiingit yan. Alam mo yan din. Ay! Ako talaga, sorry, fan talaga na ako ng kahit hindi ko napapanood yung Can't Buy Me Love. Pero nakikita ko talaga yung snippets or yung mga scenes ni na Maris Racalch. At single si Anthony Jennings. Tsaka si Anthony Jennings. May ka-three ano na sila. Mga triangle na sila. Jake Hersito. Guwapo si Jake. Oo, guwapo. Galing di umarte. Pero natutuwa talaga ako dun sa Snow Rin. Di ba, Irene? Natutuwa talaga ako. Meron akong isa na panood yung prutas, nag-offer ng prutas siya. Yeah, after nung matanggal. Parang peace offering. Yes, parang nung matanggal na siya sa trabaho ni Auntie. But anyway, yun lang naman napapanood kayo mga snippets. Dapat panoorin mo yung food para mas maintindihan mo. Actually, exciting na siya ngayon. Kasi correct. Kung tama yung nasa Netflix, parang hanggang May na lang. Kasi nakalagay doon na yung mga episodes. Yung mga episodes, nakalagay doon. Wala ka Netflix? Meron, pero nakita ko nga doon. Panoorin mo siya. So, kung hanggang May na lang, malapit na talaga. Kaya
nagkakaroon na ng mga revelation. Yes, yung sa storya kasi nakita na yung knife na pumatay doon sa nanay ni Belle. Ganyan-ganyan, nag-iimbestiga na. Ha? Si ano, si Joao. Si Joao kasi, si Joao Constantia. Panoorin nyo lang, ha? Alam mo, abot ka may pangarap. Tingin mo ni siya. Si Dr. Benitez pala mastermind. Oo. Kasi meron siyang pinagdaanan, eh. May flashback na yung pinapakita na parang, ano, na parang may na-trauma siya. Makakalaya na si Moira. Alam mo, baka nga si Wilson Chu. Oh, pwede rin. Yung parang nakakonect doon. Pero, well, kasi merong ano, meron si Nina na ano, na double U. Wait, meron si Nina na pinakita, di ba, na parang initial na double U. Yun, oo, doon. Kung ayaw niya. Pwede gano'n, pero siyempre pinapakita yung ano eh. Sige na nga, tuloy nyo na nga. Okay. Mabibitin tayo sa Kent by Mila. Alam mo nga, tawagin mo si Diego, siya ang updated dyan. Kasi talaga nanonood siya. Super Snorin. Di ba? Hindi, pero gusto ko talaga, natutomboy nga ako kay Maris Racal kung wala lang sa Rico Blanco. Magaling siya. Ay, ni Zoe Tanyag tsaka ni Clea Pineda. Sino yun? Okay. Sorry. Grabe siya. Sorry. Sorry. Alam mo, nalulaka mga nanonood sa atin. Nakailan libo na ba tayo ngayon? 1.2. 1.2K. Enjoy lang tayo mga kapatid. Okay, next. James Reid, wala raw seryosong plano kay Isa Pressman? Oo, yun kasi ang napapansin. Iba naman ba siya yan? Grabe talaga. James Reid ba yan? Hindi, nagulat ako. Sabi ko, bakit ganun sabit ito nakahawak si Isa? Nakahawak siyang ano? Kopi, iba, ano yung? Iba, kopita. Wine glass. Iba yung nakita ko, sorry. Gabi na kasi. Nung Holy Week, Thailand ba sila nagbakasyon or something? Tapos pinuna nung mga netizen na parang ano nabablano mo kasi wala na kayong ginawa sa mga post nyo kundi mga lakwatsya, ganito. Tapos nung nasa Amerika, ginawa daw na parang labandera, planchadora, tagahugas ng pinggan itong si Isa nito ni ano, ni James. Kaya nga daw nung time, di ba kinikwento nagkasama-sama sila sa isang apartment doon, nangungupahan sila. Sila nila Liza, o si Liza na nag-grocery, etc. Ito daw si Isa. Ginawa daw na ano, yun na nga, labandera, planchadora, tagahugas, blablabla. Kaya ano daw ang plano? Nagtatanong ang netizens, ano ba ang plano mo na talaga, James? Kasi parang ginagawa mo lang alalay. Ano ang tawag natin doon? Alalay? Alalibadilya. Alalibadilya. May ski. Kasi yung nagkaroon ng mga rebel beauties. Di ba? Rebel beauties. Isa rin si Alalibadilya. Hindi ko na matanda. Alam ko lang yung mga unasan, di ba? Kudet unas. Kudeta na ano, dahil sa mga kudeta. Kudeta. Namatay na si ano, Victor Corpo. Pumanaw na. Ha? Kailan? Binalita kanina. Okay. Si Victor Corpo. Yung rebuilding pari. Hindi, pari. Diba, ay, Balweg pala yun. Okay, ano yun. Si Victor Corpus. Yung panahon pa yan ng mga martial law. Victor Corpus. So anyway, yun ang tinatanong ng mga netizen. So, tanong natin kay James. Sagutin mo na lang, hindi mo kaya. Hindi ko alam, hindi ko nakakausap si James eh. Oh, we have 1.3 live view. Yay! Thank you very much. At Mamshi, binabati natin ang ating talagang original na Dins Lister natin dyan. Hi, Mamshi! Bite-bite niyan si Mamshi. Tapos ano yan, nanonood dyan ng mga videos natin. Yeah, kung tama pakapakawal ko, ang asawa niya, Danny ang pangalan. Kung hindi ako nagkakamali. Ni Mamshi? Oo, mag-comment ka nga, Mamshi, kung tama ang recollection ko. Danny ang asawa? Yata, oo, pangalan. Kasi nagpabati siya ng birthday minsan, naalala ko lang. Anyway. Next, Dean. Pinamadali. Ito, ano to? Ay, malungkot na balita naman to. Baron Geisler, Kiss and Race movie. Semplang Sabado de Gloria. Totoo ba to? Nashock ako dyan. Nalungkot ako kasi napanood ko yung pelikulang Dearly Beloved. Ang ganda pa naman nung premise nung movie kasi parang take off yun dun sa award-winning and classic movie ni Ate V tsaka ni Boyet Del Yon na Relasyon. Konsepto ni Bosovic Del Rosario na Viva. Tapos sa kanila pinagkatiwala tungkol pa rin sa mga kabit-kabit. Kaya lang iba distant. Tapos nandoon yung magkakasama yung pamilya, yung anak mo doon sa una, mga ganun. Blended family, umikot. Ang ganda ng kwento, ang gagaling din nilang performers. Tapos, nagtaka lang ang lahat kasi di ba pag Sabado de Gloria, inaabangan yan. Di ba na ang mga tao, kung anong pelikula, pag ganyang Easter, pag Holy kasi
bukas na ang mall niya. Yes. No? Pero sabi ang balito, ano daw, nilangaw. Parang first day, last day. Alam mo, ano mo, tingin ko, totoo yan eh, yan nga sabihin ko. Pagka Sabado de Gloria, isa yan sa pinag-aagawan ng mga producers na playdate. Pero tingnan nyo din ha, matagal na nating nire-report yan eh. I mean, ako nasusulat na parang hindi ganon yung ano yung result. Reception. Oo, yung reception. To think na sa Black Saturday pinalabas. Alam mo, tingin ko, malaki na kasi talaga ang difference ngayon. Dati kasi, sarado lahat. Diba nga, napag-usapan natin ito. Nag-o-open lang ng Saturday. Eh ngayon kasi meron ng wala Thursday, ng, may Wednesday. May Friday lang ang wala. Ako doon sa lugar namin, open ang Friday. Another thing, there's so many streaming app. May Netflix, may View, may Prime, etc. So bakit pa nila antayin mag-Black Saturday to watch anything? So I think yung landscape na, Black Saturday, nagbukas natin ni Han, may bagong palabas, tatakbo na ako, manonood, hindi. Hindi na gano'n ang sitwasyon ngayon. Tapos, kasi ngayon, buong Holy Week, pwede ka na manood. At buong Holy Week din, pwedeng nasa beach. Yeah. Nasa kung saan ba. Or, ang nakita ko din dyan, siguro nga dahil, with all due respect kina Baron at Christine, kung hindi talaga gano'n, siguro kalalaking artista ang bida. Diba kasi napatunayan naman natin, nakita natin kay Ding Dong, kay Marian, dun sa mga ibang kahilera nila, na talagang maganda rin yung kwento, pero dinadayo, dinadagsa. Ito, nasayangan lang ako din, PhD and Mr. Funa, ang ganda ng pelikula talaga, hindi ako nagbibiro. Pero yun nga eh, yung tandem nila, parang biglang sumulpot out of nowhere. Tapos parang, paano to magiging interesting din sa mga manonood? Pangalawa, yung Dearly Beloved, I believe, mas maraming hindi nakakaalam. Ano yun? maging totoo tayo, di ba? I mean, promotion-wise and so, wala na siya. Wala yung director niya na. Wala na. Ay, baka naman meron pa sa ibang yung director niya, director ng Dollhouse ni Barry. Babae, yung babae Director. Ah, talaga. Yeah. Yung Dollhouse, number one sa Netflix. Baka naman pag nilagay ito sa Netflix. Sana. Kasi maraming ganun eh. Hindi siya nag-click sa cinemas. Pero ayaw nila gumastos ng 350 pesos. Exactly. Pero pag nakita nila dun sa menu ng Netflix, eh, panonoodin niya. At additional ko lang din dyan, parang nasayang daw yung... Additional ka? Dito lang. Hindi kami na-info. Additional info lang kasi diba, ito yung during the time na height ng nagpo-promo sila, ito yung lumabas na inamin ni Baron na meron siyang anak na una. Hindi nga lang pala isa, dalawa pala. Talaga? Ang anak niya. Kanina yung isa? Do the same person? Hindi, magkaiba. Okay. So parang nasa... Kanina yung isa? Hindi na showbiz. So, tsaka yung alam mo yung galit-galit si Rose. Kanina yung isa! So, nakakaloka nga lang daw na parang biruin mo after so long, nag-reveal ka ng ganito. Parang nasayang lang daw yung effort ng pag-amin naman. Hindi na lang sana, di ba? Oo. Di alam mo, tingin ko, pag nilagay sa Netflix yan, baka magtapos. Pero alam mo, may mga pelikula na kahit hindi naman super big stars, minsan may bigla nag-click. Tsambahan talaga eh. Sa bagay. Halimbawa, yung noon na, yung kita-kita. Yes. Oh, yun. Diba? Awkward, ano? Combination. Pairing, pero tandaan nyo pa rin, parang phenomenal lang mga tawag doon. Pero yung formula pa rin, yung formula na mga sikat, yung pa rin eh. Ang nasus, ang pero may mga pelikula sikat, pero... At maganda ang materyale. Pero may sikat pero alalahanin mo, nang sinundan yung kita-kita, walay na. Walay na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, minsan, phenomenal lang. Pero... yung formula pa rin. Ayun. Ganun talaga yung landscape sa Pilipinas. Tignan natin yung, di ba, meron parang parang festival si Jun Lana Movies, di ba? Ano yun? Yung Enlightened ba? Jun Lana? Oo, yung sa Gateway. Ito ba yung kay Kokoy? Kay Kokoy de Santos na, tsaka kay Suprado na, yung Mother Story, ba? Na, mapalabas. Na, unang trailer, X. Ng MTRCB. Tapos yung ni-review ulit, R18 na. Kaya pwede na ipalabas sa sin yan. Except yun, SM. Yun yung festival movie siyata ni Jun Lan na nagawa. Kailan yan? Maganda raw, sabi sa mga review. Tingnan natin. Okay, on sana next din. Sana kumita. O sige. O diba, gusto mo ako na kayo nag-next kayo? Tsaka yung just galit din si Rose. Gusto niya malamang kung sino daw sa ito. Sino ba? Sino? Nang showbiz. Hard bang Alisa, nagsalita muli tungkol sa ilang issue ng Fashion Week. Ano ba yan? Hindi na natapos-tapos, PhD? Actually, totoo.
Oo, pero parang may bago kasing mga chika sa kanila. Although, parang talagang hanggang ngayon eh, pinagsasabong pa rin. Hindi naman sila mga manok. Correct. Kanina kasi na ano na puhan ko yung IG live ni Heart at Bakilista. So mga more than 10 minutes din siguro nagla-live si Heart. Anong pinag-uusapan? Ang isa doon, sinabi niya na umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon, parang dapat yata may iba pa siyang gagawin. Mm-hmm. Kasi nga, parang naramdaman niya yung kanyang body medyo... pagod na. Pagod na, mm-hmm. Oo. Kasi nga naman, simula pa nung kinasal sila ulit ni Senator Cheese, mm-hmm. dinadiretso na siya. After that, nag-fly siya to Paris siya or to Singapore. Mm-hmm. Yung mga ganon. Then, so naramdaman na siguro niya yung pagod. She was in the hospital kanina for check-up. Ganyan. Mm-hmm. Then, sinabi rin niya na nagsalita na nga siya. Sabi niya, sobrang toxic na ngayon sa social media. Uh-huh. So, nag-mention siya about yung sa fashion week na sabi niya, hindi daw, siya daw, happy siya kung sino man ang pumunta doon, kung sino man ang siguro rumampa doon, walang kaso sa kanya, walang issue sa kanya. Ang ano lang niya, syempre, yung ang hindi lang niya sinusuportahan yung kawalan ng delikadesa, ayun ang mga, sa mga, eka nga, babasahin ko na, tinulat ko yun eh. Wait lang po ha, wait lang mga kapatid. Parang may pinatatamaan. Next! Wait lang! Important, maganda to, kasi si Heart mismo ang nagsasabi. Sabi niya, it's been very toxic in social media with this whole Fashion Week situation. Mm-mm. I just want to clear things out that I do support everybody who go to Fashion Week. Honestly. For those of you who are watching, this is just a super quick because I don't wanna talk about it. Fashion is for everyone. I don't have any issue with anyone going to Fashion Week. It's never my issue to begin with. I feel that the only thing that I used to really feel about was delicadeza and decency. Probably number one. But with some principles and values that works for you does not necessarily apply with other people. Totoo naman. And I do understand and accept that now. So you guys, if you are thinking about that, if I'm in a competition, I'm in a competition with myself. Ayon. Hence, why I'm super tired and I'm getting my checkup. But that's it. I never really have it in my heart at all. Actually, that's the reason why I'm easily stepped on. Yun na. Isabihin, madali siyang kapaakan. But I'm not gonna give up. I mean, if there's anything that I'm not gonna allow is for people to step on me. And I think you should do the same. Ayun na. Yun ang sabi ni Heart. Step, so, no steps, yes. Step, yes. So, obviously, hindi siya nagbabanggit ng pangalan kung sino pero, to. Pero, may mga idea na tayo madali kasi. Madali naman kasing i-one plus yes. one. Dahil sila talaga yung, sabi nga natin, pinagsasabong yeah. dito. Okay. So, ang gaganda nila, sana mano. Sana nga lang, sana ang hinihintay ko doon yung anong nangyari sa check-up. Hindi, okay. He's okay naman daw. Siyempre, siguro nga, he's not feeling well. Mm-hmm. Baka, overfatigue na rin. Yan. Nakakapagod kaya yung ginagawa niya. Ay, yun lang, magsakay mo sa aeroplano pag dipad ka. Pag may make-up mo lang, hello. Totoo. Tsaka yung mga outfit na minsan, ang tataas ng tako. Kaya naman, ang daming burlolo yung kailangan mo i-rampa. At saka si Heart, siya yung nag-aayos ng mga luggage gamit niya. Na tinutulungan siya ni Senator Cheese. Nakita natin sa isang vlog minsan yun. Doon pa lang nakakapagod. Ultimo yung mga undies niya, mga ano, di ba? Saka doon pa lang nakakapagod na mag-isip kung ano lalagay ko. Siyempre, mag-asawa. Well, she only gets what she deserves. Basta ako ang inihintay ko, mga Kamarites, yung time nag-a-announce na siya na siya na sa interesting stage na rin. Again? And again? Again. Kasi di ba nakunan nga siya? Di ba? Next. Ito naman, nagugulat ako sa mga reaction mo na. Alam mo, ako na matingin ko din. Okay lang naman kay Heart. Totoo naman siya doon. Kahit sinong na supportive naman siya. Yung way lang tiguro talaga. Hindi yung kaya. Ano, sino mo yung anak? Ano? Na anak ni Baron pa. Nan-showbiz yung isa. Okay. Tapos yung isa. Ito kung saan din nalala. Kaya bumalik doon. Ito ibalik naman natin sa ang tensyon at excitement kay Bong Navarro at Jong Hilario sa April 6. Correct! Nakausap ko po sila. Actually, ini-invite na sila.
sila dito eh. Mm. Kasi nga, diba ngayong April 6 na po, sa kaarawan mismo ni Meme Vice Ganda, magsisimula na ngayong Sabado, yung rampa nila sa GMA 7. So tapatan na to ng Noontime Showbiz versus It Bulaga. So, medyo nararamdaman din sa tinagal-tagal na nila kasi siyempre panibagong, although nandun sila sa studio nila, sabi niya, sabi ni Kois Vong is parang, siyempre iba kasi may ibang audience. Mm. Kasi sana daw mahatak nila yung mga kapuso na mga Posible naman. Na nanonood. Siyempre nasa channel na sila ng kapuso. Mm. So, may pinag-iisipan daw sila ng mga approach, mga bagong pakulo na mag-relate or magkukonek doon sa mga kapuso. Although, siyempre, hindi naman nila dinidiscount ang mga kapamilya, of course, na sasama rin sa kanila. Same thing goes with Jong Hilario, na sabi niya, nakikita naman daw niya na sana matangkilik sila ng Bong. Galing-galing mo talaga. Ah. Yun lang. Ikaw ano iwa-watch mo? Bakit? Ano na itinawid ba? Hindi. Kasi It Bulaga na ano. Si Yorme naman is Comoreno. Kanina, di ba nakita natin kanina? Sabi ni Yorme pala, hi daw sa mga Marites na nanonood sa atin ngayon. Ay, koreko. Nakasabay ko siya sa CR. Ay! Talaga ni Yorme. May tinanong ka, di ba? Ikaw ba nagtanong? Okay lang ba kay Yorme ang ilabas? Huwag na lang siguro. Huwag na. Hindi ko. Pagaling natin ba? Ay, basta Black Rider na dudun siya. Black Rider siya. Basta marami na plans si sa kanya. Si alias Chuck Sparker. Mm-hmm. Ano ba? Yun na nga. Chagong Dulas. Chagong Bulas. You're not watching. Dulas. Mahilig ka sa pa-dulas, di ba? Dulas, di Bulas. Chagong Dulas. Yun. Ay, sabi niya, Bulas? Wait lang. Batingin natin si Andrea Gueco na nagpa-kulay ng 5 Singapore dollars. Yes. At si Yula Valdez. Ng 1.99 US dollars. Si Yula Valdez sa kapangalan. Yes. Abigyan natin na total recess time. Abigyan natin na buhay recess. Abigyan natin ang pansin yung mga naghihintay na kanina pa, di ba? Oh, we have 1.4 live viewers. Salamat. Thank you very much. Libo-libo nga. Sabi ko sa hindi ako nagsisinungaling. Abet na, boss. Tama. You don't believe him. Sabi ni Solier Torres, heart seems sincere. Kaso, talagang maraming dirty tricks ang team ni Pia. Lalo't ex-glam team niya, mga mukha, hindi mapagkakatiwalaan. Opinion po nila yan. Pero na-drug na talaga ang pangalan dyan ni Pia. Although nung nakausap natin ng kilalang fashion vlogger na si Brian Boy, na ngayon ay nasa... Yung maganda na yung bagong Viva IT. Yeah, mukhang malditang ano, pero mabait siya. Ang tawag sa kanya, Ninang. Ninang, si Ninang. Pinatotohanan niya na talaga nangyayari naman daw talaga mga ganyan. Artista siya. Sabi naman ni Marcelita from UK, hi nako heart. Social media alone is very toxic. If you want peace, avoid social media. Parang mahirap naman to sa part ni Heart. Huwag naman po. Social media rin po kasi kami. Dito ka rin manood sa amin sa Marites. Si OG Papali, wow. Saktuan Marites University. Watching your student from Cyprus. Wow! I've been Cyprus. There. Wow! First time. I haven't been there. I've been there. Talaga? Sabi ni Galadriel Luminari. Sungit talaga ni Din Jun. Tampalin mo nga yung isang vlogger na nag-online palimos lagi. Ayan. Ay, meron nagsabi doon na sa Luxembourg, si na nagpapa-shoutout lang siya. Binash siya. Bigyan mo ako ng pera. Basta ayaw ko na sabihin pangalan. Nagpakulay si Joy Ronasi sa atin ng $9.99. Sabi, para sa inyong lahat dahil ang saya ninyong panuuri. Thank you po, Joy Ronasi. Diba? Para nabasahin lang natin bago tayo magtapos. Sabi ni John Paul B. Enopia, pang Fashion Week ang suot ni Mr. Fu. Tara! Ang taray naman ng Fashion Week. Eh, pwede nga akong maging cover ng sofa. Eto si Diego, nagpapakaano nga. May love life ba to? Wala ka nang pakulit, isang Diego. Isang heart lang ang gusto ko, ang heart ng lalabs ko. Ewan ko sa'yo, Diego. Thank you po kay Edelyn Velasco na nagpakulay ng $4. Si Munding Gaso, kaaliw kayo, panuuren, watching from Bahrain. Michelle David. Marcelita from UK, pero hindi ko napapangalanan. Eto Michelle David from Abu Dhabi. Hello everyone watching from Taiwan. Uy,
namin doon sa Taiwan. Oh, actually. Nakakaloka. Nakakaloka yung mga videos. Tsaka yung building na talaga. Oh my God. Unti-unting gumagano. Ingat po tayo. Correct. Maraming mga Pilipino sa Taiwan. Yeah. Mm-hmm. Si Roxanne Borcello nasa Taiwan. Oo nga. And I love Taiwan. Ako din. Mm-hmm. You know, Mitchell Garden. Ah, yun na. Hindi, I love Taiwan. Mababait ang mga Taiwanese. Correct. Oo. Binabati ko, Jeric De Los Cientos at saka si Sarah. Yes. Oo. Ito na, binalita ko na yan. Okay. Binalita na. Ngayon, no, Grace, hindi ka nakikinig. Sofia De Castro, okay. Hello. Piccolo Pascual, hello. Bibigyan namin yung mga ano natin, mga nakatutok. Miskin na nalate tayo. Sabi ni Momo, I think Pia's group is targeting hard. This is very evident in Pia's new ad with El Oriol, Pa-Victim and Ang Dating. Mind you, I love them both. Ito po ay pinasa lang namin ako, mga comment. Actually, naaawa ako dyan kay Pia kasi parang nagiging subject tuloy siya. Ng, parang nagagamit siya. Pero sana magsalita naman siya. Ako, yun ang request ko. Kasi alam naman natin, mabait naman si Pia. Siguro, she won't stoop down to... Wag naman, eh, kasi masisira siya dyan kung patuloy na ginagawa yan. Aminin na natin na dadamay talaga si Pia, nasisira talaga siya because of the, let's face it, yung dalawang sinasabing glam team dati ni Heart. Yan na sa kanya na. Ay, ito mag-message si Gina. Ay! Yeso, si Gina. Your friend! No! Si Cole ang sabi niya. Si Miss Cole. Ayaw kong basahin, pero hello, Gina. Ewan ko kung gusto niyong basahin. Wala. Pero salamat. Pero Gina, maraming salamat kasi every live, lagi siya nanonood. Nakakaloka lang. Hindi natin babasahin buo. Pero nagagalit sa kanya at topic siya dahil ano, hindi siya nagkapadala ng pera doon. Ano ba yun? Alay ko lang nasabi ko. Pero sa ating mga kamarites. Ayaw si Gina Cole. Gina Cole yan. Oo, sa ating mga kamarites, kami po dito, nililinaw lang namin. Hindi po kami nanghihingi. Hindi po kami ng anything. Kahit nabalikan nila ang ating mga kauna-una ang pang-episode. Kaya, pero very grateful po kami sa lahat na nagpapakulay. Dahil, ibig sabihin lang po, siguro na e-enjoy nyo yung hinahatid namin sa inyong mga balita. Agree. Also. Kagaya ng anong halimbawa sinabi ko na may nagpakulay, binasa natin, naaaliw lang sila kaya sila nagbibigay. Correct. Kasi yun po ay kusang loob naman po yan. Walang obligasyon. Yung toilets peri-peri nga, naaliw lang sa atin. Diba? Kaya nagpadala ng food. Ang dami, ang sarap. Alagin, maraming salamat sa iyo, Belle. Totoo. Belle, ano? Oh, Belle, yes. Ito si Edelyn Velasco, nagpakulay ng $10. US dollar. Hello to all. I love Mr. Fuslop. Love you, guys. Hi, thank you. Shirley Cruz, watching from Kuwait. Michael the David watching from Abu Dhabi. Nanon ko na yan. Ah, okay. I'm sorry. Sorry. Ngayon nakikinig, you're not listening. Joey Monte from Taytay Rizal, hello. Si Jen Petillo, dito ang totoong chismis, kaya ayaw ko nang manood sa mga fake news. I love you, mga kamarites. Thank you. At maraming salamat kay Shirley Cruz, ha. O, yun na. At sabi ni Steel Pen and Papers, kasing init na mga balita sa MU, yung init dito sa Tuguegarao. God, good evening, Power 4. Hello, classmate. Ingat, totoo ingat naman. Gusto ko yung Power 4. Yeah. Ingat po kayo dyan. Ano ba yung movie na yun? Power Rangers. Yung 4 lang talaga. Ingat sa mga 4x4. Pero hindi, seryoso ha. Ingat po sa mga taga-Tuguegarao. Kasi kung dito nga sa atin, sobrang init na. Correct. How much more pa doon? So, ingat po kayo. Drink lots of water. Mahirap na mahistro. Tsaka pakiramdaman natin ang ating katawan. Sarili. Katawan. Kapag hindi carry, wag ipuos. May nag-react. Sabi ni Tina M, hindi ko na itutuloy. Fake daw yung Gina na yon na ginagamit ang pangalan niya. May nag-aaway. Huwag kayong mag-aaway. Ayaw ni Pia tsaka ni Heart. May nag-aaway. Pero si Tina, ibang Gina yan. Manggagamit ng name. Pero alam mo, mula kasi nung nangyari sa atin yung Gina na yan, ay nako, basta yun na. Merong mga, yun na. Ayan, ang dami nagpakulay. Momo. Si Momo. Mm. Thank you for mentioning my comment. Love the vlog. Keep up the good work. Leaving. Si Ellen Caliado. Okay. For work now, sabi ni Momo. Si Momo, yeah, thank you, Momo. US dollars. Pakulay, salamat. At si Ellen Caliado ng Australian dollars na 7.99. Good morning from Adelaide. Pinag-uusapan si Queen A and Queen B sa X, yung BI nyo. My God. Sa X sa Twitter dati. Oh.
Taiwan. Yung Queen A, Queen B, yung isnaban. Pero kasi sa ex may pangalan. Oo, yung may kanya-kanyang ano, teritoryo. Basta ko ba, galigay kayo ng pangalan, kami ay walang pangalan. Joy Ranase, thank you ha, nagpakulay ng $9.99. Thank you, Joy. Thank you, natapusin natin itong ano, sending chismis. Ito, tatlong directors ng KMJS, gabi ng lagi movie, at isa si Gerald Taro. Buhay pa yung gabi ng merong gabi. Merong segment sa ano yun, gabi ng lagim eh. No. Naku, pinapakinggan ko yan. Lagim! Di ba sa DZRH? Oh, ilang beses na sinapelikula yan. Pero ayun, nilabas na nila yung ano, yung mga directors. Gerald Tarog, sino pa isa? Tatlin, King Mark Baco. Dodo Dayaw. And Dodo Dayaw, along with writer Anton Santa Maria. GMA Pictures, GMA Public, Public Affairs. Ang gagawa. Ano yan yung nagpakontra sila? Ano pa, no? Sa KMJS. Na mag-submit kayo ng ano, ng kwento ng gabi ng lagi. Mm-hmm. Tapos yung mapipili, gagawin pili sa gabi ng lagi. So ibig sabihin, trilogy yan. Marami, director eh. Trilogy. Parang Shake, Rattle and Roll. Yes. Obviously. Grabe. Takot-takot ako dyan dati. Nakikinig ako sa radyo. DZRH yan. Hilig-hilig ko makinig ng gabi ng lagi. At least inabutan mo yan. Pagkatapos takot naman ako. Yung Zimatar, inabutan mo? Zimatar! Ang unting prinsipe na nang dahil sa kanyang kalikutan na hinaghati. Correct! Nakabutan niya. Wabi ko naman. Promise hindi. Hindi nga, hindi pa niya yun. Ano ba kayo? O, si Chadeli, yung si Chadeli, naabutan mo. Ah, naabutan ko yan. At ano ba kayo? Naabutan ko nga si Junardo. Yan talaga. Ang taray-taray doon. After Apo Wang Od, it's Junardo. At kung matatatarayan kayo kay Junardo ngayon. Wala ang taray niya sa radyo. It's just a tip of the iceberg. Pag hindi lang nag-guest sa kanya, nilalain. Paano? Ako, binabato niya ng ano, landline. Ako, grabe. Sinisiraan niyo dati. Charot! Baka, pang ano yan, pang festival. Abangan natin yan. Mukhang interesting, exciting. In fairness naman sa GMA Public Affairs, yung mga nagagawa nila mga proyekto, magaganda. Remember kanila ang Firefly. At marami pang ibang magaganda. Gumanda na. Ay? May pinag-uulit. Oo, dati, di ba, hindi man sila masyadong nag-aliit. Alam mo, na natin, iba ngayon, GMA News and Public Affairs. Hindi na GMA Films. Meron GMA Pictures, di ba? Dalawa yun. Dalawa, pero iba ang nagpo-produce. Iba na ngayon. Nire-report ko lang yan. Ito na. General Salvador, binabas dahil sa pagsagot yan. Ng Kim Q. Mababas tayo tuloy dyan. Napanood ko yan. Guesting sa Showtime. Alam niyo, pag-usap total marami na for sure ang nakapanood. Nakapanood, nakabalita niya, no. Ang nangyari kasi to, konting ano lang. Sanay naman kasi sa Showtime na basta may pinopromote, lalo na may single, may upcoming album, hinihiritan talaga nila lang sample. So si Kim, hiniritan si Janela. Although at that time, ang pinopromote talaga ni Janela, yung movie nila niya ni, with Will Metawin, nung parallel, parallel something, basta may parallel. So, humirit si Kim kay Janela ng sample, nung kanyang bagong single. Yes. At the same time, si Janela kasi ay magkakaroon ng concert sa New Frontier. At saka lang singer talaga si Janela. At anak siya ng mga singers, te. Hindi ngayon, ang sagot ni Janela, parang medyo paos ako. Kaso sinundan niya ng, kayo na lang ang kumanta, parang ganon. So, during that segment naman, parang dumaan lang yan. Kung hindi ka ganon ka-observant, at kung hindi ka ganon ka-sensitive, dead ma lang, wala lang. Pero kasi nagkaroon ng next segment, yung especially for you. Yung mga magjojowa sayaw naman, sayaw. Hinirita naman ni Vice. Ganda na parang, paos ka. Kayo na lang, parang ganon. So, doon nagkaroon ng issue. Doon na mas naungkat na ay. Parang tinarayan daw si Kim. Ang dating kasi, parang tinarayan ni Janela si Kim. Ang giginanti siya ni Vice. Vice. Knowing Vice na talagang alam mo naman play, naglalaro sa mga salita, chuchu-chuchu.
Pero ang another thing kasi, wala naman daw kasi si Vice din dito sa... Sa unang portion. Sa segment pero siya yung nag-react. Pero alam mo naman si Vice, talagang in a way protective yan sa kanyang mga anakis. Kasama niya sa show. Mm-mm. So ang tanong ngayon, dalawa. Dalawa nga ba? Una, sa tingin nyo ba ay medyo nagtaray o parang medyo off ang hirit ni Janella? Mm-hmm. Or pangalawa, ka-open-open nga ba talaga ito? Mm-hmm. Hindi ko kasi napanood. Ako napanood ko. Kilala ko magsalita kasi si Janella na minsan, alam mo yun, halimbasa may pagka... Bargas? Parang gano'n, may pagka-bargas. Yung tipong yung ano, pwedeng masa. Malakas, pwedeng, alam mo yun, yung eskwala. Sabihin ko na nga, ay, grabe, eskwala. Pwedeng maton ang dating. Pwedeng maton ang dating. Kasi diba parang lalaking magkikikilos minsan. Kasi alam mo na, Valentina, chuchu-chuchu, may mga gano'n. Diba? So tama ka, Yon, Vargas diba? Mag-emote. So siguro yung naging reaction niya, minasama lang nung iba. But with all due respect naman kay Kim, talagang marespeto siya. Marespeto niyang parang nagre-request. Kasi sabi nga ni Rose, normal naman talaga sa show na yan yung hinihingan mo ng sample. Oo. The thing is, yun na nga, pagdating dun sa portion na si Meme Vice na yung nag-emote, parang naging sarcastic yung dating na, ay, sa'yo na, pagod ka, ganyan-ganyan. So, doon nagkaroon ng issue. Then, siguro, sa punto ni Vice, hindi niya nagustuhan. Kasi hindi naman hindi naman siya magre-react ng ganon kung pinalagpas lang niya. So, ibig sabihin, nung napanood niya yun, nung narinig niya, kasi I'm sure naka-monitor si Vice, hindi niya nagustuhan. Kaya, ginating niya yung kanyang feeling niya. Pero alam mo, somehow ha, ito naman, walang ano, parang sa part ni Janella din, parang medyo may konting off din. Dahil? Kasi nandun ka eto promote, di ba? And then at the same time, you're also promoting your single, which is napaka, ano pa nga favorable pa nga sa part ni Janella. Sabi nga, kahit na siguro one line or two lines ng chorus, pwede kang medyo magpa-sample kung gusto mo. Mm-hmm. Or pwede rin naman siguro it's the way Janella sumagot doon sa request niya. That's what you say. It is how you say it. It's the way. Kasi ako, Kim dito, in all fairness kay Kim, nakita ko sa kanya yung positivity nga kumbaga, gusto niyang makatulong. Gusto mo makatulong. Mm-hmm. Gusto niyang, sige, sample. Kumbaga, mapapromote pa yung song. Correct. Alam mo, ito ha, totohanan na to. Kung siguro nandiyan ka rin, o kung usual na usapan, sabi mo, uy, sample. Tapos sabi mo sa'yo, pause ako. Ikaw na lang, okay na lang. Di ba? O, aminin mo. Medyo, parang ikaw din, sa umpisa, parang baka magintang ulo mo. Na parang, ako ba yung kanta ko ba yan? Pero on the other hand, pwede rin naman kung totoo. Baka naman kasi totoong paus din talaga siya. Wala siya sa kondisyon. Let's give it to her naman. Yes. Na posible naman na baka nga paus. Or talagang wala siya sa mood. Siguro talaga, bottom line nito, sana nga hindi na dinagdagan ng kayo na lang. Kasi kanta mo yun Sana sinabi niya lang yun, sorry, gustuhin ko ma. Pwede rin. Pwede yan nasa paraan ng pagkasabi. Pwede pong next time na lang kasi medyo masama ang timpla natin ngayon. Basta kaya, itong parallel na lang po ang panuuri. Parang ako si Chendel. Pwede nga, balik na lang po ako next time. Pasalamatan lang natin si ano. Janella, maraming salamat. Napaunlakan mo kami ngayon. Maraming salamat. Tama na yan. Basahin na lang natin itong pakulay ni Kipipay. Kipipay. Ano to? 125. Hello po, Fantastic Four ng Showbiz News at Intriga. Martes you. Watching from Lima, Bataan. Hi, from Bataan. Hello sa aking kababayan. Kipipay. Hello. Wala daw, Kipi lang daw. Merong Kipay? Meron kay Payo. Eto na lang. Si Bea _ our spectator, better late than never. Love you all, host from Florida, USA. Wait, dapat mag-isip na tayo nun sa 4-4. Ating pasalamata, nagpakulay si Maricel Gaba, Australian dollars ng 7.99. Hi, Maricel. Hi, Maricel. Thank you. At si Alma Forte ng $30. Ano wow. To? Ano nga to? 30? Alma Forte, thank you. Maricel Gaba, thank you. Chekel. Taray, Speaking of Taiwan, sorry, wait lang. Speaking of Taiwan, si Mike 548.
watching from Taiwan. Ayan, ingat ka po dyan. Ito naman si Diego, okay na yung gabi ng lagim kaysa gabi ng lumbay. Ano yun? Oh, last na. Thank you kay Cute Panda na nagpakulay ng 19.99 US dollar. I love Barites University. Masarap panoorin kayong lahat from California. Ay, may tanong. Si Goba Mark, like Wang Od, nangihipo din ba si Junardo? Yes. He used to be. Ano hinihipuan mo? No, di ba? Punod na agad ang mahanap mo, pwes talasan na inyong kininyan o aakuin dahil blind item na. Sige. Pag kayo na ano, bahala kayo. Huwag niyo sasabihin galing sa Marites. True, dahil kahit naman i-review nila, i-monitor nila, wala naman talagang ano. Pinangalan. Okay, anong unang hashtag? Wala kami Marites. Talak. Talak to the max. Ano? Talak to the max. Hashtag talak to the max. Akin yan. Go. May kinalaman ito sa isang show production na talaga na ngayon. Handang-handa. Talagang, siyempre, ang competition ngayon, iba na. Ngayon, may isang pinaka-leader nung show na yun na nagdadala nung programa. Marco, eh talagang ano siya, siyang abala sa lahat. Siya ang nakikialam ng ganito, ang sequence guide, ganito, ang ganyan, ganito, ganyan. May kasama siyang dalawa doon na mahusay din naman sa sarili nilang kapasidad. Na late lang yata sa rehearsal, tapos parang pagdating doon parang papetiks-petiks muna na umiinom ng kape, chuchu-chuchu. Talagang nagalit itong leader. Tinala ka ng buwanggang-bongga mula ulo hanggang pa to the point na parang nanunumbat na to. Nasabi, alalahanin nyo, kaya kayo nakarating dito, kaya kayo napasali sa show na to. Dahil sa akin! Ganon! Diba? So, emote na. Sinabi mo na kung sino! So, emote na emote ngayon yung kamay. Sinabi mo na! Emote. Ba yung line na yan? Hindi. Emote na emote yung ano. Emote na emote ngayon yung leader na ganito. Kasi nga, napipressure siya kasi magbabagong tahanan na sila. Lilipat na sila sa ibang tsung-tsung-tsung. So, parang ano. Although, yung dalawang tinalakan niya na tinaray-taraya, sinumbat-sumbatan, normal na daw sa kanila kasi kahit nung araw pa na magkakasama sila, ganun na daw talagang magsalita sa kanila. Lalo na kapag pressure at galit. Oo. Medyo siguro talagang may pressure kasi nga naman, ano na, lilipat na, di ba? Mapapanood na sa iba. Ang ganda-ganda ng clue ko. Grabe yung clue giveaway. Giveaway ito. Di ba? May kilala ko yung isa doon. Oo. Pero alam mo, love ko yung dalawang yun, ha? Kasi ang bait nung tandem na yun. Yung isang yun, ano, pag sinabi ko malalaman. Hindi, mag-clue ka lang. Huwag mo lang magitin ang pangalan. Hindi, kakilala ko talaga siya. So, yun na, di ba? Mabait naman sila, di ba? Oo. Pero sa kanila, walang problema. Walang emote-emote na ano kasi sabi nila, okay lang. Kumbaga sanay na sila kapag eksena. Basta wala lang daw sakitan yung binabato or whatever. Ay, naku, diba? It's Junardo nga. Junardo! Batiin ko Roger, Esmer, si Tinti, si Julia, si Justin, hello. Si Jeric Delusciano, saka si Sarah, Lolita Di Dios Kasuki. Sige lang, laban lang tayo kapatid, tuloy-tuloy ng paggaling mo. At saka si Chino Trinidad at ang kanyang haa, may bahay na si Christina Bab Trinidad at si Errol and Attorney P. Kabatbat. Ngayong linggo po, antabayanan nyo po kami sa DZME Teleradio 2 to 4. Yun na. Diba? Yun na po. Tito Manny Garcia, Rene De Leon, Faces and Curves, Ideal Vision, Gorgeous Smile, Simas Philippines, Mwell, Gabay Guro, Mama Shakeable Revilla, and Cindy Reyes, Marilyn Timog, Rio, si Ria, Revilla, and Von, at Ate Cora Nabus po. Yun lang. Diyos Marie nabanggi po sa Induga Boss, mga tugang, and Niyong, sleep well. Sleep well daw talaga. Cute Panda, nagpakulay. Cute Panda, 19.99. Thank you, Cute Panda. You're so cute. Dahil dyan, ito na ang next. Ito na ang next na hashtag. Libre protina. May kinalaman ito sa isang male singer. Sabi ko na nga. Ito, male singer na ito, elaman ng gym. At pag nasa gym siya, hindi lang baka lang type niya. Ka-gym mo. Sinabi kong ka-gym ko eh. Di pag nakita kami ulit bukas. Oo, grabe na naman talaga. Pwede naman niya i-deny. Oo, edo eto na. Maliban sa mga bakal, ang hilig nitong si male singer ay mga boylet.
tama. Bakit? Basta pag nakakita siya ng boylet at feeling niya eh papayag na sumama sa kanya, eh talagang ibubro niya. Malandi. Oo. So ang gagawin niya, sasabayan niya sa pagbubuhat o mag-exchange sila ng mga program sa gym. Purugan niya ng blind item mo talaga. Oo, eh kasi doon ako napupunta. O tapos, sinasabayan din niya sa CR yan. Ayan, halimbawa. O, syempre, pagsabay kayo nag-gym, sabay din kayo matatapos. Sinasabay kayo pupunta sa shower area, ganyan. Tapos, hanggang trip niya, halimbawa, meron na siya nakitang boylet na type niya, kakaririn na niya yan buong linggo hanggang sa mag-get lock na niya yan. Umpisahan niya muna sa gym-gym, kain sa labas, etc. Ngayon, eto na. Eh minsan may mga boylet na, alam mo na, kapag gipit sa bading kumakapit. Pero itong si male singer, hindi niya type yung nagbibigay ng pera. Habawa, kahit pumayag si Boylet na isama o mabuk, hindi pera ang binibigay niya. Ang ibinibigay niya ay protina. Mga whey protein. Uy, mahal din yun, no? Oo, mahal din yan. Isang 5 pounds, may mga 3,500 to 5,000 pesos. Pero masama daw yan, totoo ba? Hindi na, mabasa in moderation. At saka pag nailalabas labas, na. No, yung anak ko gusto niya uminom. Oh, ituturuan ko siya. Exercise siya. Kaya nag-gym pa din siya. Bibigyan ko siya ng formula. At anyway. Tapos yung mga supplement, yun daw. So, ganun ang trip ni male singer. So, si male singer, ang gagawin niya, pag may type siyang boylet, hindi siya nagbibigay ng pera. Ang binibigay niya supplement o whey protein. Tapos, endorser ba siya na itong whey protein na to? Hindi. Hindi naman silang may-ari. Hindi ko sure. Ay, hindi ata. At tinatanggap naman ng mga binibigyan niya. Oo, kasi nga, sige, hindi ako bibigyan ng cash, pero ang mahal ng whey protein. Totoo naman, totoo yan. Siyempre, itong mga bagets na to, gusto nila na talaga maging maganda ang kanilang katawan. O, hindi, get lucky na. Oh, basta, pero syempre may tikiman portion. Aray ko. Clue ng male singer. Double protein. Double protein ha. Oh, dapat pala yun ang hashtag doon, double protein. Or ano din, bakal boylet. Ito na. Naalala ko kasi yung Bakal Boys ng Alimol. Ay, grabe yung Alimol. Naku, ito na. Sabi ko pa naman, kubaw, diretso na talaga niya. Anyway. Ang clue. Nako. Male singer to, ha? Oo. Meron tong kamag-anak sa showbiz na mas sikat sa kanya. Singer din. Umaawit. Lahat. All around. Okay. Kaya, kahit hindi niya naabot yung kasikatan nung kanyang kamag-anak. Pero dahil sa kamag-anak niya yun, medyo nakikilala naman siya. Dahil pareho naman sila ng yung kamag-anak niya, lalaki. Oo. Okay, lalaking artista. Na-crush ko. Mas crush ko yung kamag-anak kesa sa kanya. Ah. Yun lang. Tama na yun! Hindi ko rin mag-gets. Kugets? Hindi ko rin. Hirap ako. Baka pag sinabi ko sa inyo. Go for ako dito. Sige na, yan mo dahil lang. Dyan, hello kay Gracie Cornejo. Maraming salamat. Kay Miss Belt pa rin syempre at Constantino family ng Tolitz Peri Peri Pasig Branch. Maraming salamat. At WTFU sa YouTube. Yun lang po. Thank you. Okay. Next hashtag. Budol. Budol. Akin ba yan? Budol. Oo, akin yan. Bakit budol ba yan? Nakalimutan. Budol. Budol. Hindi si Harleen, ha? Hindi. ang bida rito sa nag-actually ng bubudol. Oo. Isa siyang kilalang sexy actor noon. Okay? So medyo nagkaedad na ngayon, syempre. Pero during 90s, 2000, mga ganyan, sikat to. Isa sa mga sikat na sexy actor. Okay. So ngayon, ang drama pala niya ngayon, syempre, may social media, may Facebook. Doon sa mga ibang mga ka-Facebook niya, papadala siya ng mga messages. Oh. Like, minsan may kasama pang mga pictures na kesyo. Bakit mo, kuwari, nabunggu siya, may mga sugat halimbawa, may dugu-dugu halimbawa, na. May ganoon. Oo. Para? Na parang nanghihingi ng tulong, ng ganyan. Kasi daw. Scammer nga. Ayun na nga. Kasi daw. So, eto na. May isang kakilala natin na love natin na daddy-daddy. Ganon. Patay na lang. Oo. Na minessage. Tapos, ganon din. Humihingi ng tulong. Eh, maawain naman tong ating daddy. Kakilala, kaibigan.
So, pero nagdalawang isip siya. Willing siyang tulungan. Mm. Kasi baka nga talaga nangangailangan ng tulong. Pero nagdalawang isip siya, baka mamaya daw, scam. Mm. Or hindi na totoong Facebook nito, na hack, or ganon. So, tinanong ako, ka-Facebook ko raw ba? Or ano? Sabi ko, hindi ko siya ka-Facebook. Sabi ko, pero meron kaming common friend. Sabi ko, tanungin ko. Pero nagtanong na rin tong ating friend doon sa... Si daddy-daddy natin. Oo, nagtanong na din siya doon sa ibang kakilala niya na posibleng... Na message niya. Oo, at kakilala din itong sexy actor. Sexy actor. True enough. Nangihingi din. Nangihingi. Nabudol din siya. Nabubudol lang. Pero, kumbaga, parang, ano na niya. Ganon din ang drama. Ganon ang drama niya. Accident. Siya talaga yon, hindi na hack or anything. Oo. Pero yun ang drama niya. Na... Magkano naman ang hinihingi daw? Hindi ko sure kung mga 10K, mga ganun. Siguro, o kaya minsan, depende sa'yo kung magkano yung ibibigay mo. Wait, wala na siyang work. Hindi na siya active kasi sa showbiz. Kaya hindi na siya active. Pero sexy actor pa rin siya. Hindi na siya sexy actor kasi hindi na siya active. Hindi, pero may dating pa rin siyang sexy. Pero parang nakakaano pa rin ha? Nakaka-segue pa rin ng mga ilang supporting roles. Mga ganun. So, or at least tayo pa naman. Pero sure ako sa inyo, kilang kilala siya noon. Sikat na sikat dati. O, di pangalana na natin. Gusto mo ba siyang tulungan? Gusto mo ba magpabudol? Ayoko magpabudol. Papangalanan ko. Bibigay ko yung Facebook na sa kanya. Pero ang tanong ko, yung budol na yan, yung ano, yung... Yun ang bubudol, yung sexy actor. Kaya nga, nagtatagumpay naman siya. Siguro naman. Sa iba, oh, sa iba kasi siguro. May iba din siyang mga dating kasamahan o kasabayan na in a way, nabudol din. Ayan na. Anong clue? Abay, yun na nga eh, sikat na sexy actor nung panahon ng ano. Ilan lang sila dahil. Ilan lang talaga yung talagang sobrang sumikat na yung alam mo yung pangalan niya eh, maaalala mo. Pag na, maraming naging sexy. Anong era? 80s, 70s? 90s to 2000. Oh, yan. Naku, hindi naabutan ko yan. Naging parte ng kabataan tama, ko. Tama, baka nga nabudol ka pa. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Wala pa nabudol sa'yo. Sa akin, madami. Yun lang. Oh, anyway, gusto kong ano, gusto kong mag, thank you kay Ninang Limor, itong aking earring sa race. Ay, galing ibang sa kanya. Ninang mo yan, ha? Si Ninang Limor, marami ako. Oo, ito yung from Australia. Ah, okay. Yan. Tapos, Gio, hindi ko kasama si Gio ngayon, nasa Bataan siya eh. May break nila from school. So, ano yan? Mag-ingat ka dyan, Gio. Ano to? Yan, di ba? Alam mo si Gio, naloloka ako. Pag binanggit niya si Gio yung anak niya. Oh. Hindi yan. Naalala ko yung kinikwento niya tungkol sa pag pinag-ano niya si Gio. May nangyay. Totoo pa? Di ba, minsan pag ano. Anyway, Gio, ano ka dyan? Pakabait ka dyan, ha? At ano, syempre, miss ka na ni Mami, pero okay lang. Enjoy! Kukuha yan ng license tomorrow, eh. Sana. Magdadrive na siya. Nagdadrive kayo, kukuha siya ng lisensya. Ingat. Oo, mag-ingat. Ako, mag-ingat. Nag-iisa ko lang yan. Naalala ko ba yung kwento ng mama mo itong pag binabagat, pag-inat? Huwag mo na ikwento at ano. Binata na yan. Magkutwenty na yan. Okay. Naku, ayan na yung hashtag na isa. Ay, gym body. Parang connect naman. May kinalaman yan dun sa ano? Mile Singer. Are we in the same group? No. hindi yan doble protina. Hindi. Ano ito? Crosetta naman to. Na mahilig din mag-workout. Crosetta rin yung male singer. Ito naman na actor to. Actress? Going to. Pero ano? Soon to be. Pamunta pa lang. Hindi alam kasi. Alam mo na, Ari, nainin ako. Hindi. Baka sabihin naman ang mga nanonood sa atin, kamo ang hiling-hiling yung mag-out ng mga ganyan. Ano kaya to? Ay! Ayan ang sinasabi ko. Ayan ang sinasabi ko. Pag... Palitan mo ano yan. Ano ba yan? Ano yan? Pumiti ko. Thank you, Joel. Palitan. Ito na nga yun. Tuloy mo na yan. Ano yan? Nakilala niya sa gym to isang boylet. Yun. Ay, nako. Di, siyempre, kilala siya. May pangalan. Bibida-bida. Movies and TVs. So, siyempre, nung lumapit sa kanya yung boylet. Pakilala. Di, ganun lang muna simula. Habang tumatagal, yun na, labas-labas. Saan pumupunta? Ano lang naman, dinner, pasyal, ano, nood na sine. Tapos, minsan nga, merong
nakakita sa kanya, sa na, kay Kekla, kay Cruzeta, nakakilala niya habang nagdi-dinner sila ng boiler. Oh. Tapos, oh, ay, pinaka, ay, gym body ko, chu-chu-chu-chu. Tapos, ganun parating kanyang dialogue. Pag, kasi ibang tao naman, ibang kaibigan makakita, nakasama pa rin ito, ay, gym body ko. Yun. Yung pala, boylet yung pala, niya talaga. Boylet niya. Si Ney. Na mahilig sa protina. Si Ney Ite. Si Ney. Aktor na. At gusto so, maging na, actress. Na papunta pa lang doon. Active siya. Active siya. Baget siya. Hindi na baget siguro yun. Ano to, father, ano na, roles? Hindi. Leading man role. Leading man roles. Daming ganun. Mr. Yeah, na tinatawag na ka-lab team niya ng Patagon na aklayan, ano? Mm-hmm. Ayun. Ay? Magbati ka na bago ko pa salamatan si Christine. Ito lang. Watching from USA. Hi, Ma'am Chari. Thank you for watching. Tsaka si sir ko si Josie Agasen. Watching. Tsaka yung mga One Freedom Boys. Meron kaming installation, chartering, tsaka induction of officers and program personnel sa April 6 sa San Roque de San Pablo, Manila. Yun na. Yun lang. Oh, diba? Oh, ito, si Christine, 1.99. Oliver, ayun. Watching from USA, hello to Cesar family in Bicol. Diyos marahay na banggi po. Pati sa mga taga-Naga na nag-text. Binati na ba natin si Andek na nagpakulay ng 3.49 euro? Hindi pa yan. Yeah. Yeah. Thank you, Andek. Maraming salamat po mga Marites sa patuloy niyong pag- subaybay sa aming Fantastic Four. Wow! Diba? Ay, Power Four! Yung movie, Fantastic Four! Fantastic Four! F4! F4! Dapat makaisip na tayo. Mag-isip kayo. Ano, gusto po namin humingi uli ng paumanhin sa nangyari kanina na technical difficulty. Alam niyo naman po, pag live talaga, anything goes. So, pero syempre, kami lahat po dito ay gusto lang namin sa inyo maghatid palagi ng Nang saya at pinaka maayos na pamamaraan ng mga showbiz chika. Pero minsan nga po may mga pangyayari na hindi natin kagustuhan at inaasahan, di ba? Pero madali naman po nagagawa ng paraan ng ating mga magagaling na mga director, writer, staff, etc. Diba? Dito si sa Scott Media. At syempre, thank you po. We really appreciate that. Gracie, nabasa na namin yan. Thank you talaga dahil hindi kayo bumitaw sa panonood ng Marites University para ngayong Webes. Yeah, bilhin mo na umabot pa rin tayo ng 1.3, ha? 1.4. At hanggang ngayon, we still have 1.3 live viewers. Oh, ano masasabi mo sa ano natin? Love namin ang mga libong-libong viewers natin live at sa replay. Panalo po! May additional Power 4 Puffs. Ang dami nila kung ano tinatawag sa atin. May F4. Tayo daw ang P4. Power 4. P4. Sabi yan ni Yoki Doc. Salawi din kay Lilian Mindiola. Watching po from Israel. Sa Lunes po, live pa rin po kami mga Martes. Hindi po holiday. Ang holiday po sa Martes at sa Miyerkules. Talaga holiday ba? Yes. At pati na rin natin yung mga team replay po. Maraming salamat din po sa inyo. Yes. Thank you very much. At tabayanan niyo po ako sa Bulgar, sa Hataw, sa online manilachronicle.ph at sa Unbettable Channel. Ayan, WTFU sa YouTube, Manila Bulletin, tsaka Filipino Star ngayon. Siyempre, pep.ph, pikapika.ph, Abante Tonight, Freebie Manila, People's Balita, and my YouTube channel, Rose Garcia Fab, and all my social media account. Ako, Pangmasa, Tempo, People's Tonight, at Hataw. Yun po. On na Marites, pula na! Yan po ang daho mula sa Marites University! Maraming salamat! Thank you! Hoy, Mare! Ano latest?